ito yung mga sinabi ko sa inyo, no, lalo na sa mga hindi nakilala, lalo dyan sa mga kagrupo ng Team Abot Kamay, no. Ito ang i-expose natin ito si JC Antonio, na walang ginawa dito sa SOCMED kung hindi mambudol. At meron tayong ebidensya na before yan, no, pumunta sa Team Abot Kamay dahil hindi yan tinanggap doon sa FLM family, no. FLM family doon kay Yama. Doon sana siya mambudol. Pero hindi siya tinanggap. Kasi nga, ang intention lang dito sa SOCMED tong addict na to, kasi addict naman to eh, saka criminal, no? Hinahanap to ng mga authority, ay mambudol. Kasi nga, walang trabaho, hindi makapagtrabaho dahil maraming kaso, addict pa, tapos sobrang bastos at mayroong mga kasong sexual harassment. So, pakinggan natin, no? Bakit hindi siya tinanggap doon kay FLM family at doon siya tinanggap dito sa Team Abot Kamay na walang kaalam-alam tungkol, no, sa identity, sa personality nitong taong to. So nakakadismaya na kayo ay nagbibigay ng pera dahil wala naman intention to, pambubudol lang, no, kayo ay nabudol sa addict na to, sa isang addict at maraming kaso sa SOCMED at nagtatago. Isang patay gutom na mandurukot na punta sa SOCMED at doon na ng budol. Yun ang gawaing masama itong JC Antonio Tokmol Bulati. Tinatawag to yung Bulati kasi nakita nyo naman yung tiyan, no? Parang nakarma sa sobrang laki. Parang buntis ng 5 taon. So, pakinggan lang ninyo guys, no? Kasi mahirap maniwala ng mahirap pagkatiwalaan at maniwala agad dito sa SOCMED, no? Kasi maraming mga scammer talaga at maraming mga hindi natin alam yung personality, yung identity, yung marami palang kasong itong taong to. Nakakadismaya, no? Kasi hindi lang yan, addict pa, no? Nag-a-addict, kaya nga hindi natutulog. Nagla-live araw gabi kasi nga addict. Hindi natutulog. Yan ang totoo. At hindi yan lumalabas. Akala nyo lumalabas yan. Hindi. Ang gawain lang yan dito sa SOCMED, mambudo lang. O, pakinggan ninyo.